Tinay? Marunong ang magbasa, no? Opo! Lahat ba ng binabasa mo, naiintindihan mo? Tinay? Sabi mo kanina, hindi na uli mangyayari ang nangyari kay Chichi at itatanong mo muna ang lola mo. Paano kung wala ang lola mo? Wala kang kasama sa bahay? Kay Alin Flor po! Sa kumare po ni Lolay. Paano kung wala si Alin Flor? Mag-isa ka lang sa bahay kasama si Chichi. At kailangan mong painumin ng gamot si Chichi pero hindi mo maintindihan ang nakasulat. Anong gagawin mo? Isasalong ko po si Chichi. Kasi po mas marami na po siyang alam kaysa sa akin. Kasi po top 3 po sa school. Itatanong mo kay Chichi. Tinay, sino ba ang nanay sa inyong dalawa? Sino ba ang dapat mag-alaga? Kanino? Objection, Your Honor. Sustained. May I advise the counsel to please stop harassing my client? Alam naman nating may kondisyon si Tinay. This is exactly the point of this entire proceeding. May kondisyon ang kliyente mo. Simpleng tanong lang, hindi niya masagot. Paano pa siya mag-aalaga ng bata? Mag-aaral po ako magbasa! Pwede po ba yun? Mag-aaral na lang po ako magbasa! Para maintindihan ko po lahat! Para hindi ko na po mapainom si Titi ng maling gamos! Para hindi niya na po sakunin sa akin! Hindi ganong kadali yun, Tinay. Bakit po hindi? Hindi ko na po uulisin! At saka, nag-promise po ako! Hindi po ako nagbe-break ng promise! Magsasorry po ulit ako! Sorry, Dad! Sorry, Archie! Sorry, Lolay! Sorry, Lolay! Sorry! Sorry, Lolay! Sorry! Sorry, Aling V! Sorry po! Sorry po sa Sir Edgar! Hindi ko po sinasadya! Pinainom ko po si Chichi ng gamot kasi naaawa po ako sa kanya. Kawawa po si Chichi. Hindi ko na po ulitin. Ayoko po kasi na malungkot si Chichi. Gusto ko po happy lang si Chichi. Happy lang kami palagi. Gusto ko happy palagi. Ayaw. 15-minute recess.